tanggal ko na. Doon lang tayo magtatanggal ng pruning ng bunga. Meron pa ba akong dinatatanggal? Ito. Ito sample. Farmer, check naman natin yung ating tanim after ng 2 weeks and 4 days. So yung ating itsura ng tanim natin, medyo may infestation tayo nangyayari ngayon. Ang tinira ko na ay tatlong klase na ng gamot, kaso medyo hindi pa siya kayang madala. So check ulit natin. Sige, tignan natin yan din. Yan, napapansin natin medyo mabagal ang laki ng tanim natin, is 2 weeks pa lang and 4 days. Yan po ang laki ng tanim natin. Medyo nababagalan po ako sa kanya dahil wala pong ginawa ang panahon, ay umulan, iinit, uulan, iinit, uulan, iinit. Yan. Ito po yung iba nating itsura. 2 weeks and 4 days. Yan. Nayan yun naman po ang resulta ng ating pruning. Yan, may infestation talaga. Tinira ko na ito ng group 3A, saking group 1A, Marshall, at saka group 6, yung kanyang yung telluride na ang kanyang ano eh abimectin nadala, pero hindi lahat, hindi nakuha yung mga army worm. So titira ngayon tayo ng bukas, kasi kahapon lang ako nagtira ng abimectin. May nakita akong mga laglag na uod. Nakita akong laglag na uod. Hindi yun mga army worm, pero yung iba, may nakita rin ako nalaglag na army worm, medyo nadala. So titirahin pa natin ng isa pa, group 28. So medyo mahal yung gamot na yun, pero nakakita ko ng mura-mura. Pagka ang problema nyo ay army worm, o kaya yun talagang hindi kaya ng ano, basta ang advice lang, hindi nyo kailangan ulitin ang gamot. Kailangan isang spray, ibang mode of action. Yan po ang ating itsura. Ito po, napapansin nyo medyo early na siya. So ito po yung early symptoms ng calcium. So Webes ngayon, mag-i-spray po tayo ng hyper around Friday or Saturday, pero bukas o sa isang araw. Yun po ang schedule natin ng hyper, yung foliar natin. Yung hyper po ay may calcium ng kasama, kaya hindi pa po tayo mag-i-spray ng Caltrac o kaya Calmax, dahil yung hyper may calcium po siyang kasama. Tapos ang ating program ay sa linggo, yung ating pagdidilig ng abono. Uulan, aarawin, uulan, aarawin. Tignan nyo, langit, dilim na naman. Anong oras pa lang ba? Oh, 4:45 pa lang. Madilim na. Yan. Ito po, early symptoms po ito ng ano, ng calcium, lack of calcium. So, hindi pa naman siya, hindi po natin due date ng pag i-spray ng foliar, dahil sinusunod po natin ng ating program na pag-i-spray ng foliar, kundi weekly lang po tayo mag-i-spray. Hindi po tayo mag-i-spray ng below weekly. Ayun, talagang ng infestation. Ayun, nakita rin kita kung nasaan ka. Ayun, oh. Yun po, army worm.
Diba? Hinayupak siya. Mag-anak ng army worm. Oh. Sa akin po, yung mga ganito na na-sprayan po natin ng tatlong klase na ng insecticide at hindi po siya madala. Kinukonsider ko po siya ng kamag-anak ng army worm or mga malalakas na po ang resistance sa mga gamot. Kaya ang ini-spray ko po dito, yung huli nating i-sprayin, pang-spray, ultimatum po ito. Ang group 28 po, ang tinitira po ng parte sa katawan ng peste ay ang stomach. So, pakakainin po muna natin siya. Pag kumain siya, dun lang po siya madadali. May inano na rin tayo dito na may tinanggal din po tayo, may napansin po tayong early bacterial wilt. So, ito po. Inano po natin ng plastic para hindi matubigan, para hindi kumalat. Kasi na kaya ko po nasasabing early bacterial wilt. Hindi ko na po siya kailangan biyakin or itunaw or kung ano, ilubog sa tubig para malaman kung bacterial wilt. Tik, may tama, ano po, may tilaw-tilaw. Sige, pagpamasdan po natin yan. Pag ito yung tabako musik, baon na, tanggal na po yan dyan. Yan. Yan yun naman po, talagang infestation eh. Yung magagandan daw, ayun, nakita na naman ako ng isa. Inubos mo na yan. Sino bang matutuwa sa kanila? Tiricide. Yan kayo na po rin nakakakita. Talagang nakakita na naman ako ng isa. Medyo mahaba-haba. Laki. Pero marami akong nakita, maliliit. Doon lang sa peche ay maraming malalaki. Hindi kaya ng abimectin. So, palit na naman tayo ng ano, bukas tayo mag-i-spray. Kasi kahapon po yung telluride na ang mode of action ay ang kanyang laman ay abimectin. Kapares lang po siya ng mga agrimec. Medyo itataas lang natin. Gawa po yan ng Aldrich. So, tataas lang natin ng dosage nun. Ano, tira yan. Oh, talagang infestation talaga. Kaya pag hindi natin nagapan, uupulang po tayo niya. Wala pong tayong paglalagyan ng ano. Ano ito? Yan. O, oh, dito lang po natin muna tatapusin yung ating vlog. Ito yung update lang po ng 2 weeks and 4 days mula ng transplant. Tapos, yung itsura ng ating pagkaka talagang malapit pong ito, bumas kayo sa akin. Yung itsura ng ating pagkaka-proning, nakikita niya naman po dahon ng sangahang sangahan na 2 weeks and 4 days ng ating tanim, itad ng tanim, sangahang sangahan na. Sabihin, meron na po tayong pagkukuna ng bunga. Ito, isang sanga. Anim po yan. So, anim din po sanga yan. Sige, dito po muna natin tatapusin. At bukas po, mag-i-spray tayo. Yan. Vertima ko yata yun. Basta gawa rin siya ng ano, synergy, ano ko na lang. Hindi ko siya matandaan eh. Sige, mamaya i-ano. Sige, dito muna. At goodbye. Oh, ito yung ating titira bukas. Berta ko. So, ito ay active ingredient niya. Ito po yung group 28. Florantanilipol.
Hindi ko lang po alam tong group nitong isa. Pero ito yung talaga po sa pang-uod. Ito po ay 10 grams lang sa isang knapsack sprayer. Kayam na po nito ang ano, sa timplang pong yon, kaya po niya ang uod armyworm. So ang atin, titirahin na siya natin ng madaling araw. Or basta yung nangingingain or hating gabi. Yung buhay na buhay siya, yung aktibong-aktibo siya. Kasi hindi mo siya makikita ngayon tulog. Yung aktibong-aktibo. Yan po. Hindi po sponsor ng Bertaco to. Pero ayan po eh. Nakita, ito po yung pinakamurang na gita ko na pwede natin ipamuksa. Gawa rin po ng Sinjeta to. So, guarantee. Saka, bibigyan ko rin po ang idea. Ito ano, yung magiging ano natin. Yung magiging result para hindi na kayo sumubok ng pagkakamahal. Pero pagka malaki po, di bumili po kayo ng ano, yung isa po, Tarolin. Medyo 800 po yun, 250 ml. Magandang klase rin po yun. Kasi mas mahal kasi yung sa Sinjeta, saka yung sa FMC. Sobrang mahal nila. 250 ml lang. Ngayon, talo rin, 800 lang po yan. 850. O sige po, ito lang po yung ating ititira bukas ng maga or bukas ng gabi, basta dilim. Malamig ang panahon. Di mo sila makikita pag umaga. Sige po, ayan. Patingin natin ang ating mga demo. Ito, lalagyan ko lang po ito ng sticker para mas matagal ang buhay niya sa dahon. Ang ginagamit ko pong sticker ay APSA. Yan, medyo mahal din po, 400 na siya ang 250 ml. 5 ml lang po naman ang ginagamit sa isang napsak. Yan, sige po. See you. Goodbye. Tara, silipin natin yung 2 weeks and 5 days ng ating tanim na pruning na siya. Yung kagandahan pagka early pruning siya, malago siya, dami niyan sanga. So napansin natin na hindi na, parang nawawala, wala na yung mga army worm. So siguro hindi na natin itutuloy yung ating next spray na na Bertaco group 28 siya. Ito nga pala, mangkosep na yan, fungicide, protectant fungicide, nilagyan lang natin ng sticker para dahil nag-uulan, para kumapit, mag-spread. So, Sunday tayo mag-drench ng fertilizer, bukas mag-spray tayo ng foliar, every week. Pero sa susunod, i-adjust natin within Friday siguro. Every Sunday ating ang range, tapos Friday ang pulyar. Tapos pag namumunga na siya, every Saturday morning ang Almax or Calcium. Tingnan niyo yan. Diba? Tingnan niyo yung mga sanga. Kung gaano. Ano, dito nakita isang malaki na, mas malaki na yung sanga. Yung sinasabi ko na delay lang siya ng 1 week dahil po-force nyo munang ilabas yung sanga niya sa baba. So puto lang taas, magsasanga muna siya. Kaya sinasabi ko lagi na pag nag-pruning is delay siya ng 1 week. Ayan. Sanga na rin pala to. Sanga dito sa kabila. Ilan sanga yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Dahil anim na dahon tayo nag-pruning. So, ang taas niya. So, kate natin. Kate natin. Yan, yan lang. Sandangkal, wala pa. Diba? So, mababa lang siya. Dito siya iabong sa tabi. Pagdami ng sanga, pagdami ng bunga.
Tapos yung kanyang sanga, yun naman ang gagawa ng Y. Doon naman tayo gagawa ng panibagong pruning. Sige, check muna natin yung isa nating demo. Mas ahead ng isang buwan kasi yon. Che-check natin. Mapakita natin kung paano naman tayo mag-pruning ng bunga. Yan, lalaki na. Sana may tamain talagang presyo. Sige, check muna natin yun. Yan. Yan yung ating demo. Magubat. Pero okay lang yan. Demo lang yan. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo, yung pruning ng bunga. Ito yung ating first Y mula sa sanga. Sanga, first Y. Yan, tatanggalin natin ito. Ito, itong sakal dito. Kasi tinanggal ko na yung pinruning ko na yan. Ito. Pero dito, the rest, wala na tayong tatanggalin. Yun lang, yung first Y na yun. Lahat dyan natang. Yan. Che-check natin. Sanga. Hanapin natin. Ayan. Ito yung first Y. Ito ang tatanggalin natin. Itong bulaklak sa first Y. Ito. Lagi yan. Yan lagi ang tinatanggal sa first Y. Yan. Kasi hindi na may didistribute ng puno ang energy, ang nutrition. Tatanggalin natin yan. Yan. First Y yan. Sanga yan. Tapos first Y. Tanggalin natin yan. Yun ang sunod nating pruning. Dalawa, diba? Iba pang sanga. Lagi nating tatanggalin yan. First na pruning sa early pruning, 6 na dahon. Ang sunod na pruning ay fruit pruning. Yan, tatanggalin natin. Yan. Okay? Yan yung first Y. Lagi sa first Y. Kahit na pruning na siya. Yan. Ito yung magiging nangyayari sa kanya. Ito yung first Y. Yan. Wala na siyang bunga dyan. So, ang aantay na lang natin dyan. Kasi dito yung magdediretso na magsangasanga. Ito. Ito magbibigay ng sanga. Every sangasanga niyan, meron niyang bunga. Equally distributed ang kanilang nutrition. So, yan na. First Y. Tinanggal natin yun. Sanga na naman. Sanga ulit. Ito, hindi na natin ito tatanggalin. Bulaklak na yan. Hindi na yan. Hindi na siya kayo naalisin. Dito lang lagi sa first one. Sige, ito lang muna. Sasama ko na lang itong video na ito dun sa hindi ko pa na-upload. Sige, at goodbye.